siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umamit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umamit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at pangailangan. Gayon din itinataas namin sa iyo, o mahal na poong Nazareno, ang kahilingan po ng aming parokya ni San Policarpo at ang buong bayan po ng Kabuyao, Laguna, na nandito po sa inyong dambana. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sa katahimikan ng ating puso muli nating alalahanin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa-tao, at bungkapakumbabang humingi sa Panginoon ng awa at patawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng Celsius, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniuutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helsias na isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman na aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdoteng Helsias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Kinabi niya, isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinitawag ni Haring Hoseas ang matatanda ng Huda at ng Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta, at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataforma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan. At sa lahat ng tuntunin, ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari
na pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghangad na, yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y sundin, pagkat ikaw ay matubid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa puwan ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Nabibitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaari magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo na sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus Nazareno sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya sa umagang ito. Sa kanilang mga bunga, sila inyong makikilala. Natatandaan ko pa noon, nakabisita ko sa Guimaras.
Bumili ako ng mangga. Pagkatapos kumain ko ng mangga, sabi ko dun sa tindera, ang sarap naman ang mangga nyo dito. Sabi sa akin ng tindera, opo, Father, kasi po, yung mga puno namin, alagang-alaga namin. Yun palang sikreto, pag-aalaga upang mamunga ng sagana. Tunay mga kapatid, yung mga farmers natin, may iba't ibang paraan upang mamunga ang kanilang mga tanim, ang kanilang mga puno, ang kanilang ani. Nandyan ang pag-aalaga ng linis sa mga halaman, pag-aalaga ng dilig sa kanilang mga tanim, at paglalagay ng mga abono o pataba upang ito'y mamunga ng sagana. Hindi ito nalalayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sa mga pagkakataon na nililinis din tayo ng biyaya ng Diyos. Nililinis tayo ng mga aral ni Kristo sa araw-araw. Kapag tayo dumaldalo ng banal na misa sa salita ng Diyos, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga paalaala at gabay sa atin, nililinis tayo ng patnubay ng salita ng Diyos. Ikalawa, ganun din, sa pamamagitan ng mga sakramentong tinatanggap natin, dinidilig tayo ng mga biyaya ng Diyos upang tayo lumakas sa araw-araw at mapaglabanan natin ang ating mga kainaan. Katulad po ng halaman o ng puno, minsan may kalaban yan, mga peste. Sa buhay spiritual natin, may mga peste din. Ang kasalanan na kumakain at nagdadala sa atin sa bitag ng kaaway. Kaya nga, sa biyaya ng Diyos, binibigyan niya tayo ng mga regalo upang mapaglabanan natin ang mga bagay na ito. At ikatlo, yung katulad din ng pataba, ang abono, binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang yakap na pag-ibig, awa at pagpapatawad. A true devotee of the Black Nazarene lives in integrity. Ang tunay na deboto ni Jesus na bubuhay ng totoo, hindi mapagkunwari. Yan po yung pinakang mensahe sa atin at buod ng ating ebanghelyo. Huwag pakitang tao, kundi tunay tayong saksi ni Kristo dito sa mundo. Oo nga naman, ang dasal ay dapat nagbubunga ng mabuting asal. Ang deboto dapat nagbubunga ng mabuting puso. Ang Katoliko dapat nagbubunga bilang kawangis ni Kristo. Alam natin na sa araw-araw nandyan yung kahinaan natin, pero maawain at mapagpala ang Diyos sa atin. Kung kaya nga patuloy tayong nagpapakumbaba, kung gusto mong malinis ang sarili mo, we have to humble ourselves before God upang malinis tayo ng Diyos. Upang tayo diligin at lagyan ng mga pataba ng Panginoon, we have to open our hearts to God upang makapasok sa atin at manuot sa buhay natin ang aral ni Kristo, at ito'y maisabuhay natin sa araw-araw nating ginagawa. May kasabihan nga po, don't tell me you love me, show me that you love me. Hindi lamang natin sinasabing mahal natin ng Diyos, kundi ipinakikita natin ito sa gawa, sa pamamagitan ng pagmamahalan natin sa bawat isa. Yung napakasimpleng pagtrato natin sa maliliit nating kapatid. Yung napakasimpleng pagharap mo kung sino man ang nasa harapan mo. Pagrespeto at paggalang sa dignidad ng ating kapwa-tao. Ito yung pagpapakita ng ating pag-ibig at pagmamahal kay Kristo. Kaya nga po sa banal na misang ito, nawa sa pamamagitan ng biyaya ng poong Jesus na Nazareno, patuloy po tayong magbunga sa araw-araw ng ating ginagawa. Napakaganda pong halimbawa ang binibigay sa atin ni San Jose Maria Escriba, isang santo na kung saan kahit na sa pangkaraniwan at ordinaryong trabaho na ginagawa ng tao, pwede tayong maging mabuti at pwede tayong maging banal. Tunay nga, sa kanilang mga bunga, sila'y inyong makikilala. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, nagdulot sa atin ang panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit na mga taong na biktima ng kawalang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus nang nadumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitin yung buhay na inialay ng tayo'y matiwang bilang isa sa bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose ang aming obispo at ng tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, nang abiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Jose Maria Escriba at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tugubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Buong galak tayong magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang bukal ng lahat ng pagpapala. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin mananahin ako sa kanya. At kung siya mamunga ng masagana at siya sa'y nagbigay ng karangada, sa dilim at kababaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari at kapanay. Paanong mahal ako ng aking ama, sa iyo'y aking ibig
nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Na ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang higit sa yari pag-aalay. Na ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay na sa hiling niyang buhay. Walang higit sa yari mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tsakmong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ako po si Father Mardy Javier Maligat, turaparoko po ng St. Polycarp Parish, Cabuyao City. Kasama ko po si Father Joe Marie Alcantara, ang aking pong katuwang na pari sa aming parokya. Kasama ko rin po ang aming mga parokyano ng Cabuyao. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa rektor ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ng mahal na poong Nazareno, ni Father June Sescon, upang kami makapagmisa po dito po sa Quiapo at madalaw po ng Nazareno ang amin buong bayan ng Cabuyao. Maraming salamat po sa inyo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo sa pag-ibig, kapayapaan
at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, inihinto ang namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming pagkasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.